Good evening po, brothers and sisters. Welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Please all rise. Our forerunner,
has entered on our behalf, being made high priest forever, according to the order of Melchizedek. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, even of the Sabbath.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nung kami po ay pumunta sa Israel, kapag kasi pumatak po na Sabat, yung isang araw, kasi kami po ay 9 days. So, kaya po ako, isang linggo kami wala. Wala kami noong Kristong Hari. So, bahagi yun na doon sa Israel, during the Sabbath, wala silang ginagawa talaga. Kasi kami nasa hotel kami. Marami po mga hotel na nasa hotel. At doon, sa hotel, kapag mong araw ng Sabbath, ganoon sila doon sa hotel na dinala namin, ay may apat. May apat na elevator. Kapag araw ng Sabbath, yung dalawang elevator, gusto ng mga hudyo para lang sa kanila. Kasi yung elevator na ito, ay elevator na automatic, bawat floor, naka-design pa sila kapag araw ng Sabbath, dinidesign nila na itong dalawang elevator na ito ay hindi po pwedeng pindutin kung anong floor ang gusto mo. Tayo, alam natin kapag kung anong elevator, bawa sa 11th floor tayo, pindutin natin yung 11. Dito, sa mga hotel, may mga hotel po sa Israel na mutawagin ay hotel para sa Sabbath. Mga kahit na po yung kanilang elevator. Na pwede silang sumakay doon, pero kinakailangan, hindi sila pipindot. Bawal sa kanila kahit man lang pumindot. Kaya anong ginawa? Hindi sila pwedeng kumamit ng electricity. Hindi sila pwedeng magpainit ng tubig. Nagkakamit sila ng electricity. Ganun katindi yung kanilang observance on the Sabbath. Kaya nga doon sa pagkapit ng elevator, kung sila may sa 11th floor, mula sa first floor, punta ng second floor, titigil yun, kahit na walang bababa, titigil yun, bumukas yung pintuan, and then for several minutes, ay kung walang bababa, ay mag-stay pa rin yun ng ilang segundo, hoping na kung mayroong bababa ay hindi sila masasaraduhan. And then, sasarado ulit, aakit ulit, pumunta ulit ng second floor. Ganun gagawin. Hanggang makarating sila ng 11th floor, kahit na sila sa 11th floor, kahit na lahat ng nakasakay po ay lahat ay bababa sa 11th floor, kinakailangan kasi yun yung parang kasi bakit? Bawal sa kanila ang pumindot ng electricity. So kahit kasi may yung kanilang effort, yung kanilang ilaw ng hotel, ay nakadesign, nakalagay mo kung yun ay para sa Sabat, Sabat o wala pa, ay kanilang ipoprogram. May automatic na program for Sabat. Sabat o wala pa, kinakailangan i-activate. Para pagdating ng araw ng Biyernes pa lamang, kasi Sabat ay Sabat. Biyernes pa lamang, kinakailangan mo i-activate kasi simula mo na alas-tres ng Biyernes, hindi na sila pwede gumamit ng anumang uri ng electricity. Kaya, kahit air conditioning, kahit na ilaw, naka-schedule. Magka-automatic na magpupuka sa umaga, automatic na magpapatay sa gabi. So, ganun katindi yung kanilang observance of the Sabbath. Yun, walang problema yun. Kasi bakit? Para
para naman sa tao, para sa anak ng tao, for their convenience, kasi ayaw mo nilang kumilis. Pero yung ipag-meron natin ngayon, kasi yung nasa nang makain. Ang mga alagad ni Jesus, ay palawin kasama ng Jesus, i-araw na ng Sabat. Wala silang kakainan. Kasi bakit? Wala naman silang mabibili. Kasi walang magtitinda. Kasi lumaki mo na hudyo eh. Hindi pa naman yung unang uso noon na noong panahon na yun sa kanilang komunidad, ay noong kasi marami na rin ang Muslim at saka yung ibang mga Kristiyano. Kaya bahagi yun. Kaya na may mga kapatid tayo na mga kalimitan na rin ang buwan ng mga ginagawa nilang katulong ay mga ibang pananampalataya kasi kapag araw ng Sabat, kapag yung katulong nila ay Hudyo, hindi nila mapapaginabang. Kasi bawal ang trabaho. Bawal ang anumang uri ng pagkilos. Kaya, na-scandalize sila. Nung nakita nila na ang mga alagad ni Jesus ay kumukuha ng mga palay ang kanilang kinikiskis sa kanilang mga kamay upang kakainin ito. Sabagat sa kanila yun, yun ay pagkawala. Pagkawala. Hindi sila dapat na gumawa sa araw ng pamamahinga. Pero sayang na lang kasi yung panahon niya sa sulat wala pang hotel sa Israel. Ay wala pang ibang mga mananampalataya sa Israel. Wala na silang pabibila. So, ibig sabihin, kung susundin yung araw ng pamahinga, magugutom sila. So, bahagi yun. At isa akong maglalang ng pagkilos ng Musa ay kadahilan na ginawa ni Jesus ay gawa ng anak ng tao na siya ay may kapangyarihan sa araw ng pamamahinga. Hindi lamang kung sa usapin na hindi na ito makabubuti para sa kanyang mga lagat. Pero ang sabi mo ito ay ito yung isang aspeto na ang araw ng Panginoon na ginawa para sa anak ng tao. So yung anak ng tao may lowest purpose bilang tao at bilang Mesiyas. So, pero yung sabi na ang araw ng Panginoon na ang anak ng tao ay nagkapagyarihan sa araw ng Panginoon. Yung sabi sa Jesus ay may kapangyarihan sa araw ng Panginoon. Kasi siya yung kadahilanan kung bakit yung araw na yun ay mamamahinga ka. Para sa araw. Para sa Diyos. Hindi lang para sa iyo. Hindi ka mamamahinga para lang sa sarili mo. Kundi para sa Diyos. Kaya, hindi dapat hindi magsisimba ka. Sasamba ka. Magdaliwa ka at makikisa ka sa banal na pagdaliwa ng misa. Doon nakatuon mo. Hinuwa-uwag natin kalimutan. At yun naman na hindi nakalimutan ang kanyang mahalagad sapagat yung kanyang mahalagad ay sumusunod kay Jesus. Pero yun yung araw ng pamahinga para sa Diyos. Huwag natin kalimutan. Kasi kung isa, pati ang araw ng pamahinga, pinakalimutan natin ang Diyos. At yan po ay patuloy natin ipaanyaya sa mga tao, kahalubino natin, sa mga mahal natin sa buhay. Baka nakakalimutan nila na yung araw ng Linggo, sabi ko kasi ginawa natin yung araw ng pamahinga bilang araw ng Linggo. Kasi bakit? Babalik ulit tayo
Kasi ito yung araw ng ating pagkabuhay ni Jesus. So, ilipat natin ang araw ng pamayanan sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo. Para pahalagaan natin na ito yung muling pagkabuhay ni Jesus, yung kaganapan. Pero pala rin, nagbibigay tayo ng panahon para sa Diyos. At yun yung araw ng tinatawag namin araw ng pamayanan. Kaya po, ito din yung panahon na kinakailangan natin na matugunan sa biyaya na ipinagkakalawang ng buong ikapal. Ito ko lang sa pagkulang sa taas. Na nawa ko ay ibigay natin para sa Diyos. Lalo-lalo na kukusin ko ang nalawayan. Pero yung isa nito ay para sa Diyos. Makasamba tayo. Makapagbigay tayo ng pag-iinay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi kung isang po yung araw ng Linggo ay naging araw na lamang para sa tao, hindi mo para sa anak ng tao na walang iba kundi si Jesus, ang ikalawang persona ng pagka-Diyos. Ito po yung patuloy natin yung paalala. Sapagkat, alam naman po natin, may 20% lamang ang sisipa sa ating bilang mga Katolikong Kristiyano. Hindi pa talaga malalim na maintindihan natin ang araw ng pamamahinga para sa anak ng tao. Kasi bakit? 20% lang ang nagsisimba sa ating bilang mga Katoliko Kristiyano. Sa bawat 10 Katoliko, 2 lamang ang nagsisimba. So, hindi natin natutugunan yung sinabi ni Jesus na itansya na ibigay natin ang araw na ito para sa Diyos.
pray, brethren, our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. May these offerings of our service placed in your altar in commemoration of Saint Anthony be acceptable to you, O Lord, we pray, and grant that with each of healthy attachment we may have our riches in your Lord, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It's so the right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. Through Christ our Lord, for in the marvelous confession of your sins, you made your church fruitful with strength evermore, and offered us true signs of your love, and that your saving mysteries may be fulfilled. Your great example lends us courage, your fervent prayers sustain us in all we do. And so, Lord, with all the angels and saints, we do give you thanks, as in exaltation we acclaim. Similar way when Samuel was sending it to the chalice and asked for the evil things. He gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for me for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Here was we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving things that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we become into one with our spirit. Remember, Lord, your church is spread to all the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, beloved Cuba, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all of them died in your mercy. Welcome them into the light of your face, your mercy on us all, we pray. That we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have peace you throughout the ages, we merit to be chorus of another, we may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit of God, and honor is yours forever and ever. Amen. That we may remember that the Son of Man is even the Lord of the Sabbath.
prayer to Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for aid, with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages now to ask your intercession. We ask you most humbly, befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give health of soul and body. Amen. Glories for our healing by your sacrament, O Lord, may we escape every snare of the enemy unharmed, just as by your grace, save unto me, won great glorious victories over the powers of darkness, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.